Okay, so kwentuhan session ulit tayo for 2023. So, yung i-discuss natin ngayon is four charts na lang din, katulad nung last upload natin. So, same stocks na lang din. So, simulan natin. So, for Apex, guys, so grabe ito dahil yung chart nito is 90 degrees, yung galaw niya. Kaya yung tatlong red candle na pullback, normal lang yan. And at the same time, yan yung nagbibigay ng chance na makapasok dun sa mga naiwan, dun sa move niya na pataas. So, ito maganda itong bantayan. And at the same time, net foreign buy din si APX for today. So, yung immediate support ni APX for me is 2.50 level. Kasi psychological level yan. And after nyan, yung susunod na support is 2.40 sa akin. Pero ano lang yan, para personal take ko lang. So, ito very interesting to guys sa coming days kasi tingnan natin kung saan siya makakaanap ng support, saka if magkoconsolidate ba siya dito sa area na to for a possible continuation move. So, tingnan natin if gagayahin niya yung galaw niya dito sa area na to. So, may kita niyo dito na nagkaroon ng bullish move, pataas, tapos nagkaroon ng pullback. Yung parang huminga muna siya, nagpahinga, nag-ipon na lakas, tapos nagkaroon ng continuation move. So, very interesting tong area na to. So, tingnan natin if magkakaroon ng ganitong move ulit. Saka maganda rin kasi kay APX is maganda yung volume niya. Tapos maganda rin yung galaw ng gold sa world market. So let's see kung ano mangyayari dito sa coming days. Tapos yung sunod natin is si SSI. So ito guys, no, si SSI, sobrang lakas nung galaw nito dahil nga sa earnings niya, yung parang na-outperform niya. And at the same time, ganda ng volume niya. Pero ito guys, yung galaw niya ngayon, if may kita ninyo, maraming sumasalo. Kasi parang ano to eh, di ba? Yung parang medyo post day siya ngayon or doji. Kasi ang haba ng week niya. Ibig sabihin maraming sumalo, maraming nag-profit taking. So marami talaga magpo-profit taking dito guys. Kasi if may kita ninyo, 7 straight na green candle na to. Tapos ang dami pa niyang gap ups. So sobrang grabe yung move niya. Kaya normal lang na magkakaroon ng profit taking. Pero ito guys, sobrang bullish nung chart ni SSI kasi it's still trading above all the MAs. Tapos net foreign buy din to today. Saka actually yung galaw niya ngayon, malakas pa rin to kahit papano. Kasi if may kita ninyo, wala namang price breakdown. And at the same time, yung range niya kasi sa ngayon is 2.30 area until 2 pesos. So for me, yan yung parang range niya. Kasi if may kita nyo dito sa area na to, nauntog siya sa 2 pesos. The following day, niretest tapos nag-hold yung 2 pesos. Kasi 2 pesos is a psychological level. Tapos, yun. So, very interesting to guys sa coming days. So, tingnan natin if magkoconsolidate ba siya dito sa area na to for a possible bullish move or hindi na niya kukunin itong buong range kasi ire-respect na niya yung DB50 area. So, yung 2.15 is gagawin na niyang strong support. So, dito na lang siya magkoconsolidate for a possible breakout. So, ano ngayon guys, no? Yung PSEI medyo matamlay. Pero definitely may ano pa rin naman yan, maraming opportunity pag ganyan. So pag PSEI ka guys, normally if trader ka, syempre dapat sobrang mag-i-itusi ka kasi ngayon very limited or sobrang pili lang yung mga gumagalaw. So yung ganitong kind ng market, ang masasaya talaga dito is yung mga position trader, yung mga may mga long-term port or yung may mga div port. Kaya I highly suggest guys, na huwag kayo tamarin kahit na matamlay yung PSEI kasi pag ganito sobrang daming opportunity pa rin. So, ang daming stocks sa sobrang mura ngayon, ang daming nagtitrade near mga psychological level, or ang daming nagtitrade na nasa area of value na. So, kailangan nyo bantayan yun kasi may mga opportunity yan kahit ano mangyari. So, yun yung pinag-uusapan namin sa GC namin kanina. Anyway, saka pinag-uusapan namin kanina is mga parang mga psych level and mga significant level. So, anyway, kung gusto nyo i-check yung GC namin, lalagay ko sa comments below yung link. So, pwede nyo i-PM si Vano kung gusto nyo sumali. Lagay ko yung link sa description below. Anyway, so for this one, yun nga. So, tingnan natin, no? Very interesting pa rin to sa coming days or pwede rin siya magkaroon ng pullback muna, mag-ipon na lakas, and magkaroon ng continuation move. So, ang maganda rito is ang lakas ng volume niya. Tapos yun nga, net foreign buy pa rin. So, tingnan natin. Pero if mababa yung average dito, so definitely dapat may way kayo of how to sell. Pwedeng sell on strength or pwedeng maglagay kayo ng trail stop. So, depende talaga yun sa style niyo. Anyways, that is for SSI. So, congrats sa meron. Tapos yung sunod natin is si PCOR. So, ito guys, no, si PCOR, ganun din.
If maalala nyo sa last video natin, ano rin to, parang net foreign buy pa rin siya. So, for today, net foreign buy pa rin si si Picor. So, ito, sobrang ganda nung chart nito. Nung yung previous resistance niya, so ito parang sobrang textbook yung ano niya, yung chart niya. May kita nyo dito na yung previous resistance niya nagkaroon, turn into a support, na-retest, tapos nag-breakout. So ngayon guys, so sobrang ganda rin yung chart nito kasi yung chart niya is nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na squeeze or ng VCP. So very interesting din to. Tingnan natin kung gaano katagal yung squeeze and for a possible breakout. So pag ganito yung chart naman, may pattern, may squeeze, it will really depend sa inyo, no? Kasi maraming types of buying. Pwede kayo bumili sa support, tas tight cut. Pwede rin naman kayo bumili 50% inside the pattern, 50% breakout, or pwedeng pure breakout lang yung bili nyo. So, yun. Tingnan natin kung ano mangyayari dito sa coming days kay Picor. So, yung last chart natin, bago umiyak ang aking anak, is si Costco. Ito si Costco, guys. Very interesting din to. Kasi ito pinag-usapan namin kanina. Kaya namin napag-usapan yung mga significant level, mga psychological level. Kasi if titingnan nyo si Costco, eksakto yung support niya, nasa 4 pesos. Eksakto, nag-support. Tapos, eksakto na untog sa 5 pesos. Kasi yan yung mga psychological level, mga significant level. Anyway, so for Costco, ito net foreign buy din to, guys, for today. Mataas yung net foreign buy niya ngayon. Tapos, at the same time, sobrang ganda ng chart nito. Kasi, if may kita ninyo, after the 3 days na bullish move, nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na quiet day or pause day. So, very interesting to sa coming days. So, tingnan natin. Kasi, ang possible mangyari lang naman dito is dalawa. Diba? Parang, pwede siyang mauntog, tapos babalik ulit dito sa support. Or, magsisqueeze siya dito and magbe-breakout. Tutuloy siya and i-challenge niya yung 5 pesos level. Kaya, tingnan natin kung ano mangyari dito sa coming days. Kung anong scenario. Kung mauntog or magbe-breakout. So, pero, yung galaw niya for today actually maganda kasi above average yung volume. Dalawang post day. So, in a way, yung nangyayari dito sa chart na to is minimimic niya yung nangyayari dito. After ilang araw na strong move, nagkaroon ng parang squeeze or mga post day, tas tumuloy. So, tingnan natin kung yung nangyayari dito sa area na to is yan din yung mangyayari dito sa area na to. So, balikan na lang natin pagka nangyari na if nauntog or nag-breakout. So, dito, ang gusto natin mangyari is ma-break niya yung 4.50 level, yung BB50 area, and gawin yung support yan. So, ang gusto natin is mag-breakout siya dyan and gawin yung support yun, mag-ipon siya ng lakas for a possible bullish move para ma-challenge niya yung 5 pesos level sa coming days. Anyway, so, that's our kwentuhan session for today, guys. So, happy long weekend. Happy 4.20. Bye.